kakaibang hapdi sa katawan na nagpadilat muli ng aking ulirat. Kahit nahihilo pa ay sinikap kong ilibot ang paningin upang malaman ko kung nasaan na ako. Nakatali ang aking mga kamay at paa sa isang malaking poste ng isa sa mga nagsisilbing haligi ng bahay na sa wari ko ay isang napakalaking bodega dahil walang halos kagamitan sa paligid. Sa kaliwang haligi ng bahay, may isang babae na sa tansya ko ay nasa 20 pataas ang edad ngunit hindi naman lalagpas ng 30. Tulad ko, nakatali rin ang mga kamay at paa. Pero nakayuko ito at walang malay. Sa kabilang sulok naman, may napansin akong tatlong estatwa. Nakatayo ang mga ito. Nakadipa ang mga kamay at nakatingala. Katulad ito ng mga ribultong nakita ko kanina sa gubat. Mga ilang minuto lang ang lumipas na biglang bumukas ang pinto ng bahay. May tatlong matandang lalaki na pumasok. Puting damit sa pangitaas at puti rin ang mga salawal na mga ito. Napansin ko pang may mga kwintas sila na pare-parehas ng simbolo ng araw. Sino kayo? Bakit kami nandito at nakatali? Bulalas ko sa tatlong lalaki kahit pa nahihirapan akong bigkasin ang mga katagang namutawi sa aking bibig. Ngunit hindi sumagot ang tatlo. Tila mga bingi ang mga ito at hindi man lang tumingin sa kinaroroonan ko. Sa halip, binuhat na mga ito ang tatlong estatwa at lumabas na ng bahay. Alam kong may mali. May masamang mangyayari. Nasa liblib akong lugar na tila wala na yata sa mapa ng Pilipinas. Napatingin akong muli sa babaeng nakayuko at nakatali kagaya ng pagkakatali sa akin. Sinitsitan ko siya para hindi ako marinig ng nasa labas. Marahang gumalaw ang ulo nito kaya tinawag ko na siya. Miss! Gising! Hoy! Nasaan tayo? Bakit nila tayo tinali ng ganito? Itinaas nito ang ulo. Tumingin kung nasaan ako banda at napansin ko ang markang araw gamit ang pulang likido sa noo ng babae. Puti ang kasuotan nito at dito ko na nga napansin na ganun din pala ang damit ko. Tulong! Tulungan niyo kami! Biglang nagsisisigaw ang babae at pilit na binubuwag ang mga pising nakatali sa mga kamay at paa. Subalit, Miss, huminahon ka! Maririnig ka nila at baka kung ano pang gawin sa atin! Iyaw ko na halos bumubulong na dahil nakita ko sa labas ng bintana na may mga taong dumaraan. Papatayin nila tayo! Mga hayop sila! Tila may kung anong hilakbot ang dumaloy sa aking katawan makaraan kong madinig iyon. Hindi pala ako nagkakamali. Mukhang may malaking peligrong naghihintay sa amin. Buti na lang nakinig ang babae matapos kong makailang pagsabihan na huminahon ito. Hanggang sa kalmado na ako nakapagtatanong sa kanya. Anong pangalan mo? Tsaka anong nangyari sa'yo? Ako si Luisa. Nagplano kami magkakaibigan ng mag-camping. Galing kami sa Maynila at napadpad kami sa lugar na ito dahil sa aksidente sa kalsada. Na-flat ang gulong ng aming sasakyan dahil sa mga tama ng pana. Sumalpok yung kotse sa malaking puno. Tuloy-tuloy na pagkikwento ni Luisa. Ngunit nahihilo ako at hindi makapaniwala sa mga naririnig. Una, sila pala ang may-ari ng camping tent na nakita ko sa kagubatan. At pangalawa, parehong may pana ang gulong ng aming mga sasakyan. Magsasalita pa sana si Luisa nang biglang bumukas muli ang pinto. Ngayon, hindi lang tatlo ang pumasok. Marami na sila. Grupo sila ng lalaki, matanda, babae, bata. Ganon din ang mga kasuotan nila. Puti lahat at may kwintas na kagaya na nakita ko sa tatlong naunang pumasok kanina. Walang ekspresyon ang mga mukha nila na hindi ko mawari kung ano ang kanilang kailangan sa amin. Napansin kong madilim pa pala sa labas.
Napaisip ako kung anong oras na nga ba. Pinaikot ko ang aking mga mata sa paligid ngunit wala akong nakitang orasan. Hindi ko alam kung anong oras na o ilang oras na akong ganito. Hindi ko rin mawari kung inabot na ba kami ng isang araw sa ganitong posisyon. Naririnig ko rin na tumitilaok ang mga manok sa labas. Nakakaramdam na ako ng panghihina at palagay ko ay mawawalan muli ng ulirat. Ngunit pinilit kong palakasin ang sarili at taimtim na nagdasal. Bigla na lamang sumigaw si Luisa. Pakawalan niyo ako! Mga demonyo kayo! Isang babae ang lumapit at sinampal siya ng malakas. May dalawa pang lalaki na lumapit at kinalas ang pagkakatali sa mga kamay at paa niya. Biglang bumagsak sa lupa si Luisa. Wag! Wag niyo siyang sasaktan! Parang awan niyo na! Hiyaw ko, nagaralgal na rin ang boses. Dalawang lalaki pa ang pumasok sa bahay at napansin kong may binubuhat ang mga ito ng malaking kahon na yari sa kahoy at inilapag ito sa sahig. Nakahulma ito ng hukis o katawan ng tao. May ulo, dalawang kamay na nakadipa at mga paa na magkahiwalay ng kaunti. Mabilis man ang pagtibok ng aking puso ay pinagmasdan ko kung ano ang gagawin nila. Hanggang sa may isang babae naman ang pumasok na may dalang ulo ng baboy ramo. Kitang kita ko pa ang tumutulong pulang likido mula sa putol na ulo ng mga kawawang hayop. Lumapit ang isang batang babae na may hawak na mangkok at dito'y sinalupa nga ang tumutulong mga dugo. Namukhaan ko ang batang babae. Siya ang tinulungan ko kanina sa gubat. Bigla nilang pinalibutan si Luisa. Lumapit ang dalawang lalaki at pinatayo ito at hinawakan ang magkabilang kamay. Parang awan niyo na. Pakawalan niyo kami dito. Hindi kami magsusumbong. Pangako! Pangako! Umiiyak na wika ni Luisa at tumingin sa gawi ko. Hindi pa rin nagsasalita ang mga tao sa paligid namin. Kinuha ng isang matandang lalaki ang mangkok na hawak ng batang babae. Isinawsaw nito ang hintuturo at pinarkahan ng noo ni Luisa gamit ang pulang likido. Matapos iyon ay sabay-sabay silang nagsalita na parang isang dasal o ritual at hindi ko maintindihan ang dialekto. Nagulat pa nga ako na biglang may tumunog na mga tambol at hinanap ko kung saan nanggagaling ang tunog ng mga instrumento hanggang sa matanaw ko iyon at nasa labas ng bintana. May mga tao pa pala roon at sila ang tumutugtog ng tambol habang sinasabayan ang ritual. Ang mga sumunod na pangyayari ay tiyak na hindi ko inaakala at magpapatiwarik ng aking sikmura. Alam kong may masama silang balak, ngunit wala ni sa aking guni-guni ang mga gagawin nila. Isang matandang babae ang lumapit kay Luisa. Walang ekspresyon ang mukha nito gaya ng iba nitong kasamahan. Napansin kong ang kanang kamay ng babae ay nasa loob ng bulsa na tila may hinahawakan doon na hindi kumawari. Walang ano-ano ay hinila ng kaliwa nitong kamay ang buhok ni Luisa sa likod, dahilan upang mapatingala ang huli. Parang awan niya na, huwag niyo ako sasaktan. Magkano ba kailangan ninyo? Mababayad ako. Iyon ba ang... At hindi na naituloy pa ni Luisa ang sasabihin dahil sa isang kurap ko, ginilitan na ng babae ang leeg ni Luisa. May maliit na kutsilyo pala doon sa bulsa ng matandang babae. Napalaki na lang ang aking mga mata sa nakita at hindi na ako nakaimik. Tumulo na lang bigla ang mga luha ko at bumilis lalo ang pintig ng aking puso at parang hindi ako makahinga sa aking nasaksihan. Sumirit ang sariwang pulang likido mula sa leeg ni Luisa at bigla na lamang nagpalakpakan, umalakhak at parang nagdiwang ang mga taong naroroon sa loob na parang mga baliw. Naligo sila sa pulang likidong iyon. Sinasalo nila ang bawat sumisirit na dugo at ipinapahid nila sa kanilang katawan. Ang kaninang puting mga damit ay napalitan ng matingkad na likidong iyon. Lalo namang lumakas ang tunog ng mga tambol sa labas ng bahay.
habang ang grupo ng mga tao sa loob ay halos magsisayawan na sa ligayang nadarama nila sa oras na yon. Akala ko nga ay doon na matatapos ang kanilang ritual, pero hindi pa pala. Pinahiga nila ang katawan ni Luisa doon sa kahon na may hugis ng tao. Nakadipa si Luisa at ang mga binti ay magkahiwalay ng kaunti na ayon sa hulma ng kahon na gawa sa kahoy. Pinatingala nila ang kawawang biktima at kitang-kita ko tuloy ang hiwa nitong leeg. Ngayon, nakabuka na dahil sa pagtingala lalo ng ulo at may mga dugo pa ring lumalabas. Ano ba ang gagawin nila? Mga hayop kayo! Mga hayop! Naghuhumiyaw ang aking isipan. Wala akong magawa dahil sa pagkakatali ng mga kamay at paa ko. Biglang may pumasok ulit na tatlong kalalakihan na may dalang mga sako sa magkabilang kamay ng mga ito. Abot langit ang pagkagulat ko nang biglang may ibinuhos sila sa bangkay ni Luisa na nagmula doon sa mga sakong bitbit. Semento pala iyon na malagkit pa at bagong gawa pa lamang. Tinabunan nila ang buong katawan ni Luisa na halos magmistula itong isang rebulto. Muli, naririnig ko ang tilaok ng mga manok sa labas at ngayon lang rumihistro sa akin. Mukhang liwayway na pala. Sana masilayan ko pa ang araw. Ito tuloy. Abangan. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered. O sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.